Hey guys, recently marami akong naririnig and marami akong nakikita na nagkakaroon ng problem about sa isang specific system sa mga sa makina. So ito specifically is yung exhaust gas recirculation, or itago natin siya sa pangalang EGR, or mas kilala siya sa EGR na tawag. Bakit nga ba tayo meron ito? Well, it's a regulation worldwide na kapag naglabas ka ng sasakyan or nag-manufacture ka ng sasakyan, specifically diesel, no? Kailangan may EGR yan. So, bakit? Eh, kasi pag yung emission ninyo, especially in diesel, maitim. So, kailangan ibalik yan sa intake manifold or dun sa intake system mo para papuputokin na naman on the second time sa chamber. So, bago ilabas na naman. And, of course, hindi naman na ilalabas 100% yon. It's because of the EGR and continuous flow sa engine ninyo. So, ano bang benefits ng may EGR? Well, sabi nila, or nabasa ko, mabilis na daw ma-attain yung operating temperature. Well, my point, but for me, in my opinion, nilagay lang talaga yung EGR, it's because of the regulation, nothing to do with the engine, no? So, kaya ako, nag-blank ako niyan, siguro maliit pa yung milyahe nung D-Max, ano na eh, blinang ko na yan because mahirap linisin ang intake manifold pati throttle. Kung makikita nyo, pwedeng umabot ng ganito yung dumi sa loob or accumulate over time. So, bakit, ano bang benefits niyan sa makina, no? At kung titignan mo rin, bakit nga ba pabalik-balik yung exhaust niya? Dapat binubuga na yan palabas. Yun nga, again, it's a regulation. So, hindi rin makakapagbenta ang, no, it's a requirement actually ng car manufacturers para makabenta sila ng sasakyan. Pero kapag binablank mo yan, it's a debate eh, back and forth. Meron mga tao na gusto yung EGR is as is, meron din naman ayaw. So personally, I belong to that population na ayaw sa EGR. Sinasabi kasi pwedeng dumumi yung environment natin dahil yung NOx, di ba? But if you look at the big picture, pag hinugasan mo yung intake manifold mo and yung throttle body mo, saan mo itatapon yung mga build up na carbon, di ba? So the EGR does not dissolve or solve the problem there. Eh, meron at merong pupuntahan pa rin yan. So, it's either yung engine mo mag-bog down na because of clog intake, and then ibenta mo na lang yan or scrap mo na lang yan, ipadalaan. Yun, nakatulong ka talaga sa environment. But of course, hindi naman ganun yun how it works, di ba? So, yun lang yung mga naiisip ko about that EGR. Maraming nagsasabi din na, or maraming gumagawa din na pagka blinank yung plates or blinank yung, or tinanggal yung EGR pipe, binablank nila ng ano yan, ng sa exhaust side and doon sa intake side. Of course, wala nang masa-circulate na exhaust dyan. And I've been doing that for nakabit na siguro yan for 4 years na sa D-Max. And kapag nung naglinis ako ng intake manifold a couple of months ago, nakita ko na makapal yung suit na namuo doon sa intake manifold. So na-blank ko siya 2 years after labas sa kasa. So may testing na yan and all, na-long drive ko na yan, and yung accumulation, grabe. So ayun yung ayaw ko, dahil eventually hihina yung hatak ng sasakyan, dudumi yung intake manifold, of course yung
throttle body mo, and then magkakaroon ka ng rough idling. So yun, actually nilapit ko rin sa kasa to before, kaso hindi sila naglilinis ng intake manifold. So there, kaya blinang ko na lang. Kasi during those times wala pa naglilinis na intake manifold. Pero ngayon marami nang chaps kasi nagiging problematic na nga siya. Nung nilabas yung mga EGRs dito, yung mga sasakyan ngayon released since 2008 or 2012, ayan na, lumalabas na yung issue. Nagkakaroon na ng EGR, pangit na yung idling. So yun yung nakikita ko recently. Kaya nag-blank ako niyan habang maaga pa. And also, kapag nagkaroon ka na ng check engine, normally EGR yan, kapag maaga-aga ka pang nagkaroon. But of course, it's best to scan it first bago mo gawa ng action, no? Para ma-isolate mo yung issue. But when you have a problem regarding EGR, normally linis lang yan eh. And when you say linis, babaklasin mo yung EGR para linisin, and then okay na. Well, actually, yung practice na yun, for me, hindi pasado dahil you still have the intake manifold and the throttle na pwedeng clog dyan sa system na yan. So, kailangan kapag naglinis ka ng EGR, isama mo na yung intake manifold, intake system including IC pipes, intercooler, and yung throttle body, and of course yung throttle. So yan yung mga kailangan mong linisin kapag meron kang EGR o kailangan mong i-watch out. So that's what I think about EGR, guys. So if you think anything else na makakatulong na sa community natin regarding EGR, just comment lang kayo, and I'll be glad na sagutin ko may question or gumawa ng video ulit regarding your mga queries doon para ma-address natin. Actually, yun lang yung about EGR. Naisip ko na topic right now. So, again, hit the like button and please subscribe. Thank you, guys.